Kala ko si Mian talaga laki. Dupli pang laki kay Mian. Ayan po ang buhaya. Ay, buhaya. Ano ba tawag dyan? Bayawa. Nahuli ng aming kapitbahay. Ayan, laki o. Ay, bawat yan. Pwede po. Bawat yan. Alam. Doon siya sa kayo. Wag mo ipopaw siya, Teddy. Ano naman yan? Ayan po ang buhaya. Ay, buhaya. Ano tawag? Bayawak. Buhaya. Buhaya. Bakit naman bawal? Nauli yan ang aming kapitbahay sa ilog. Laki, no? Laki niya. Laki na yan. Pagkagalawin natin, laki na muna. Ako na! Ay, puta! Pagkakalawin ko ka, wisi kong boss. Oo, oh, ayan o. Oh. Oo, oh, oo. Oh. So, ayan ang aming, nahuli yan ang aming kapitbahay. Uy, uy, uy! Uy, uy, uy! Uy, uy, dito ka tumingin. Uy, uy! Uy, lumalawit ang dila. Oh, ayan siya. Oh, ayan siya. Ayan. Nahuli yan ang aming kapitbahay. Bayawa. Ang laki niya. Uy, kinagat ang aking kahoy. Kinagat yung kahoy, oh. Ayan siya. Uy. 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 Damo, oh, kinagat yung kahoy, oh. Ang laki nga naman, ano? Ted, oh, kagat-kagat yung kahoy, oh, ayaw bitawan. Ang monitor lizards ay mga butiki sa genus Varanus, ang tanging nabubuhay na genus sa pamilya Varanidae. Ang mga ito ay katutubong sa Africa, Asia, at Oceania, at isang species ay matatagpuan din sa Americas bilang isang invasive species. Mga 80 species ang kinikilala. Ang mga butiki ng monitor ay may mahabang leeg, malalakas na buntot at kuko, at maayos na mga paa. Ang pang-adulto na haba ng mga umiiral na species ay mula sa 20 cm, 7.9 in, sa ilang mga species tulad ng Varanus sparnus, hanggang sa higit sa 3 metro, 10 feet, sa kaso ng Komodo dragon, kahit na ang extinct Megalania, Varanus priscus, ay maaaring umabot sa haba ng higit sa 7 metro, 23 pie. Karamihan sa mga species ng monitor ay terrestrial, ngunit marami rin ay arboreal o semi-aquatic, bagamat ang karamihan sa mga monitor lizard ay carnivorous, kumakain ng mas maliliit na reptilya, isda, ibon, insekto, maliliit na mammal, at itlog, kumakain din ng prutas at halaman ang ilang species. Ang mga butiki ng monitor ay itinuturing na kakaiba sa mga hayop dahil ang mga miyembro nito ay medyo konserbatibo sa morphologically, ngunit nagpapakita ng napakalaking hanay ng laki. Gayunpaman, ang mga mas pinong tampok na morphological tulad ng hugis ng bungo at mga paa ay nag-iiba, at malakas na nauugnay sa ekolohiya ng bawat species. Ang mga bayawak na subaybayan ay nagpapanatili ng malalaking teritoryo at gumagamit ng mga pamamaraan sa pangangaso ng aktibong pagtugis na nakapagpapaalaala sa mga mammal na may katulad na laki. Ang aktibong katangian ng monitor lizards ay humantong sa maraming pag-aaral sa metabolic capacities ng mga butiki na ito. Ang pangkalahatang pinagkasunduan ay ang monitor lizards ay may pinakamataas na standard metabolic rate ng lahat ng umiiral na reptilya. Tulad ng mga ahas, ang monitor lizards ay may mataas na sanga ng mga dila na nagsisilbing bahagi ng amoy na pandama, kung saan ang mga dulo ng dila ay nagdadala ng mga molekula mula sa kapaligiran patungo sa mga sensory organ sa bungo.